wala na rin sa mga umano'y utak ng pagpaslang ang nahablan. Pero ani hablan, nasa paligid pa rin ang mga dati pang kaaway ni Ninoy. There are many people who do not like Ninoy to succeed Marcos. One is still alive. No, two are still alive. One was General Bear. He wanted to become president if Marcos wasn't there. Another one is, I will not mention his name. Sa tingin ko ang CIA lang, no? Pero kung ang CIA yon, dapat isipin din nila kailangan sa transition na yon para mas makinabang sila at para makontrol nila ang sitwasyon, kailangan nila ang isang leader na tatayo para sa interest nila. At sa tingin ko, it was only Ninoy during that time na may capacity to unite the country against the forces of Marcos o ano man yung matitirang forces ni Marcos kung mawala siya. No? Eh kung papatayin mo yun, sino ang papalit? Wala pa sa configuration nito si Cory. Kung sino man ang utak ng krimen, hindi na siya o sila naparusahan. Sa korte, umabot lamang hanggang kay General Bear ang nahabla. Pero nasa labas na siya ng bansa noon nang muling buksan ang kaso. Kaya't hindi na rin nasakop ng korte. Para sa ilan, nananatiling bukas ang kaso hanggat hindi nasasagot ang ilang mga usapin. We don't know what happened, pero there are such mysteries eh. At may mga unsolved crimes here. And also, in any part of the world, talagang mayroong mga perfect crimes. Eh dito, sana mayroon namang magsalita. Dahil kamo, yung isang suspect kamo, eh, nandito pa rin eh. Pero, ewan nga dahil we're just speculating. Talagang kung sino nagplano niyan eh. Sa buhay natin, kinakailangan merong ending. Masakit sa buhay natin na merong isang pangyayari na hindi natapos. Nakabitin. Mamamatay kang nakabitin, hindi ka maligaya. Nasa langit ka na, hinahanap mo pa yung ending. E paano magkakaroon ng ending? Patay ka na. Bago ka mamatay, magkaroon ng katapusan. Makurek ang history ng bansa natin. Maraming dapat ikurek. Maraming mga naging hero hindi naman dapat maging hero. Maraming mga nahatulan na hindi naman dapat mahatulan. Sa tagal ng panahon, umupa na ang galit ng tao sa pagpatay kay Ninoy Aquino. Pero panahon din ang nagbunyag ng mga taong nag-ambisyong mapasa kanila ang kapangyarihang matagal na hinawakan ni Marcos. Sapat na para sa marami ang naging aral ng kasaysayan. Nasa kasamaang palad ay tila nalilimutan ng bagong henerasyon. Dapat maintindihan ng mga kabataan na ang martial law regime ay isang bigong eksperimento. It was nothing but a political experiment and it failed. It was a big failure. It resulted in mass poverty, it resulted in the polarization of our people, and resulted in the destruction of our values and almost everything evil. That's why the EDSA 1986 People Power Revolution had to happen. Hindi man lubusang nakamit ni Ninoy ang justisya, hindi pa rin nasayang ang buhay na kanyang binuwis. Ang pagkamatay ni Ninoy ang nagbukas sa diktadura at bumuhay sa paghahangad ng mga taong muling makamit ang demokrasya. Pinakita na ni Ninoy, hindi niya kayang mag-isa. Tayong mga Pilipino mukhang asa ng asa sa mga leader natin. Akala natin ang mga leader natin ang magbibigay ng kalayaan at ginhawa sa Pilipinas. Hindi. Kailangan tayong lahat kasangkot. Tayong lahat kasama sa pagbubuhat ng Pilipinas para gumanggaan ang bigat. Mabigat eh. May nagsasabi nga na lumang story na yung martial law.
Aquino assassination at yung EDSA. But to me, it's vitally important that the story is told and retold. At si Ninoy, yung kanyang sakripisyo, yan ang nagsindi sa EDSA people power. Itong legacy natin sa mundo. Di pa tayo'y narito upang maging malaya at upang palayain ang iba. I can prove this tape. Ako'y walang hinihiling. Who killed Ninoy? And I can see the reaction of that one man who triggered the gun. It was behind Ninoy. When somebody's holding Ninoy both of their hands, and this guy is the loner person who struck behind him. But I will tell exactly who is the one and who are the culprit of this, so we can close the case. Well, this is part also of the Golden CIA conspiracy, Marcos dictatorship, and he is Rolex boys. But I can share to you my insight who killed Ninoy, based on my life experience as well as playing poker. It's just easy that you can see a person who will kill Ninoy. Just the inside of this picture, you will know who's gonna trigger the gun. Bullseye! I know it now. And definitely, this will be the answer. This is Dr. Felix Lapuz watching the documentary. But I can see to it, I've been repeating and repeating this one, watching it. Thank you.